susunod dito, kukoy. Tuktokan sa mga pisaw. Dugay na padugay kaayo. Pero... Di yan abang dagko-dagko na ba? Ang madugay makuha. Walang matuktokon. Bacon. Nang panikod mo gana. Kari. Asa na yung bago? Ano? So yan mga ka-farmers, ito yung sira pala nito nung una ay yung ating thermostat. Kaya pinalitan natin ng panibagong, buti na lang meron tayong panibagong thermostat. At yun, dito mamamatay yung ilaw kapag aabot siya ng 38 degrees Celsius, 38.0. So yun, nakita nyo kanina na matay yung ilaw dito sa loob. At iilaw yan kapag aabot naman yan. Ito, aabot na naman ito ng 37.5 degrees Celsius ay iilaw ang ilaw doon sa loob. So, yun ang startup 37.5 at kapag aabot na siya ng 37.5 doon sa loob, yung meron tayong nilagay dyan na manual na thermometer, yan. Di lang ma... Yan, nasa 37.5, so magkaiba yung reading dyan at dito. So, ifa-follow natin yung nandun sa loob dahil yan yung accurate. So, nasa 37.5 na yung temperatura dyan. Ito, 38. So, yan yung ating ginawang adjustment. So, tingnan natin kapag aabot yan ng 37.5, iilaw dito sa loob. So, dito sa loob ay mamimaintain lang yung 37.5 degrees Celsius. Yan, makikita nyo yung 37.5. Mamimaintain lang yan yung temperatura dyan sa loob. So, ito lang dito yung magkaiba. Tingnan nyo, abot yan ng 37.5. Pagmasdan natin. So, meron lang butas dito dahil yung naunang thermostat, malaki. So, ito, medyo maliit yung isa. Kaya, tatakpan lang natin yan mamaya. So yan, 37.6. Kapag below 37.5, iilaw yung ating thermostat incubator. Tagal. So yan, 37.4 na, below 37.5, umilaw na yung ating incubator dito sa loob. Yan na. Pero pag check natin dito sa loob, gamitan natin ng flash. So yan, nakikita nyo, nasa 37.5 lang yung nasa loob. So nami-maintain niya na yung temperatura. So yan, namamatay naman yung ilaw dahil na nasa 38 degrees Celsius na. So nakalibrate na natin ito. So hindi pa natin pwedeng lagyan. So pagmamasdan muna natin ang incubator natin. Pagmamasdan muna natin kung accurate lang ba talaga yung temperatura sa loob. Kapag accurate na yan, ay goods na. So mag-observe tayo ng mga siguro 3 to 4 hours. Alright. So ito na yung incubator natin mga ka-farmers. Gumagana na. So ang noon mga ka-farmers, itong incubator na ito ay meron itong hatcher dito sa ilalim. So tinanggal na natin yun para kasi kapag dito natin ilalagay yung hatcher mga ka-farmers, madudumihan talaga yung ilalim natin kapag merong mga napisa na mga itlog. So madumi talaga dito. So para maiwasan natin yan mga ka-farmers ay tinanggal na natin yung hatcher at ito na yung naiwan dito. Noon, nasira yung mga fan dito. So, ito yung sira natin. So, pinalitan na natin ito dahil hindi nagagana. Yan, matigas na. So, nagpalit tayo ng dalawang fan. Yan. At pinalitan din yung adapter niya ng kaibigan natin. So, yung kaibigan natin ay siya yung may-ari nito. Hiniram lang natin yung incubator na ito at siya din ang nag-ayos. So, meron tayong, ayan, 2, 4, 6, 6 na bulb yung nang dito. So, pwede na natin itong lagyan kapag tama na yung temperatura.
Ito, dalawang fan. At meron tayong nilagay dito na isa. So, para sigurado tayong ma-circulate lahat yung init dito sa loob. So, dalawa sa ilalim para yung temperatura ay aangat, ay yung init ay aangat. At dito naman sa taas, kapag naipo na yung init dito sa loob, meron naman tayong isang blower para hihipa naman yung init dyan at ma-circulate dito sa gitna. So, ganyan lang, oh. So, ito, meron tayong butas. Tatakpan natin ito mamaya. So, yung humidity niya, ang gamit natin ay tubig lang. So, goods na ito. Medyo mainit. At kung mapisa ito mga ka-farmers, kung meron ng mga itlog na malapit ng mapisa, ito yung plano kong gawing hatcher. So, ito noon, wala pa ito kasing, wala pa itong, hindi pa natin nalagyan ng thermostat. So, mapapansin nyo, merong mga cobwebs dito. So, meron ng fan, meron ng lalagyan ng bumbilya o ilaw. Tapos, maglalagay na lang tayo dito ng yung thermostat. So, same dito. Itong thermostat ang gagamitin natin. So, meron akong isa pa nyan. Ilalagay natin dito. At itong tray, yan, medyo madumi pa. Hindi pa nalinisan. Papalitan natin ito. So, tatanggalin natin ito. Magpapalit tayo ng mga tray. So, baka kasya dito yung apat na layer ng tray. So, yan, medyo madumi. Kinukutkot ng mga ilaga. Kasi meron kasing mga butas yan, Dito at saka dito. So, ito, hindi na natin ito magagamit. Magpapalit tayo ng iba para ito, papalitan din natin yung divider niya. So, goods pa naman ito. Yung tibay naman. Kailangan lang nating ayusin ng konti. Alright. Ito naman yung mga orders natin ng mga itlog mga ka-farmers. At natapos ko na itong matali. Ay, i-deliver natin ito. So, bali tatlo yung may-ari nito. Kaya, mag-deliver tayo ngayon. So, marami na tayong bendang mga itlog. Alright. Ito din yung isa sa mga pinagkaabalahan natin ngayong araw mga ka-farmers at yung tinatapos ko itong isang incubator ko na ginawa. So, continuous lang ito. Hindi pa ito totally tapos mga ka-farmers. Siguro nasa mga 50% pa lang yung natapos natin dito. So, ito, kanina umulan pa. Kaya hindi na natin natuloy paggawa yung natapos yung incubator. Baka sa mga susunod pa na araw bago ito matapos. Kaya ito mga ka-farmers yung incubator na ginawa natin. Whoop. Ah. Habit matumba.